sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdig ng naroon. Awit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papurin sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papurin sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong maalab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdaragdag sa liwanag na ito ang abad na si San Bernardo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Pag-alabin mo rin ang diwa naming sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro, ito ang pinasasabi ko sa kanila. Ang iyong kapalaluan ay sinasabi mong isa kang Diyos, nakaluklukang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo na ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dungong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nagpakabunton ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang pinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pinilit mong ipantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo at pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim ng walang hanggan. Papatayin, ihahagis,
sa pusod ng dagat. Sarap kaya na mga papatay sa iyo ay masasabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalaman, ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipuin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tututulan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang salibo ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng dalawa ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humopay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo na napakahirap papabilang ang mga mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito. Kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinignan nila si Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono, sa bagong daigdig, kayo'y susunod sa akin at luluklok din sa 12 mga trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel.
at ang sinumang magtiis ng naiwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, mga ina, anak, at mga ama, o mga lupaing alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasangdaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami una ang magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Para maintindihan natin yung ebanghelyo natin ngayon ay magandang balikan natin ang ebanghelyo ho binasa kahapon sapagkat ito ay magkarugtong, no? Kahapon ho may isang sa ebanghelyo kahapon may isang lalaki, batang lalaki at sinabi kay Jesus, paano kumakamit ang buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus sa kanya, sundin mo ang mga utos. At sagot ng lalaki, alin ho doon? Ang sagot ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. At itong lalaking ito ay mukhang mabuti ang pamumuhay. Dahil ang sagot niya ay, bata pa lamang po ako, ganun na ho ginagawa ko. At sinubukan i-level up ni Jesus ang kanyang pagsunod. Kaya sinabi niya, kung gayon, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mahihirap, at sumunod ka sa akin. Dito ho, malungkot na umalis yung lalaki na ito. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Jesus, mahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Dahil kung nais nating sumunod kay Jesus, kaya natin magtiwala kay Jesus. Nang kinabukasan natin ay kaya nating ilagay at ilapag sa kanyang paanan, kahit yung mga problema natin, kaya din nating ilagay sa paanan ni Jesus. Ang paanyayang ito ay minsan yung tao na puno ng sarili, mayaman, mahirapang mag-let go. Nahirapang i-let go ko yung hawak niya para makakapit sa Diyos. Minsan noon pumasok ako ng seminaryo at minsan nagkakaproblema ako. At sinabihan ako, alam mo, kailangan mo mag-let go eh. At hindi ko maintindihan noon, why do I have to let go of something? At ang sinabi nung kaibigan ko, kailangan mong bitawan ngayon para makakapit ka sa mas maganda. Ang binigay niya sa akin larawan ay yung lapis. Nakahawak ka sa lapis at kailangan mo yung ballpen na mas maganda. Kaya kailangan mong bitawan yung lapis para makahawak ka sa ballpen na yon. Kailangan mong bitawan ang mga bagay na iiwan mo sa labas para sa Diyos ka makakapit. At siguro ito yung na-miss na opportunity ng lalaking ito. Binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na bitawan yung kayamanan na meron siya at kumapit kay Jesus. Kumapit kay Jesus at sumunod sa Kanya. Sayang, no? Minsan may mga pagtawag ang Diyos sa atin na missed opportunities dahil natatakot tayong bumitaw sa kinalalagyan natin. Sa mga comfort zones natin, natatakot tayong bumitaw para mas makakapit sa mas mahalaga at mas mabuti. Magandang imbitasyon sa atin ng ating ebanghelyo ngayon at magandang paalala na minsan kailangan nating bumitaw sa ating pagkamakasarili, bumitaw sa ating sarili, bumitaw sa mga akala natin nagbibigay sa atin ng comfort at mas kumapit kay Jesus na siyang nagbibigay buhay sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Ang ating itugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming malay sa'yo, Panginoon, ang pinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang buhay na inigalay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita'y gawa ay nagsikap pagkasunduin ng simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. At sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan, at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak,
na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa kanya. Nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking naasahan. Ang aking
hanggat tanggulan. Sa Diyos namang mapapanatak ang ating kaluluwa sa Kanya. Nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. Patalastas, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot mong kapakinabangan upang kami pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig na sa iyong salitang nagkatawang tao at mabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipinturo pa namin para yung aming buhay at kaligtasan. Isa Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sarisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinunwalhati namin.